And as for the 10 million peso item para sa libro, well, I think in principle, improper request yan. Mm-hmm. Dahil kung meron kang sinulat na libro, kung ikaw ang sumulat niyan, hindi dapat gamitan ng government funds at taxpayers' money para ipamudmod. Sobra bang malaki yung more than 2 billion budget ng OBP? Well, actually, now that you mentioned it, ang 2 billion plus budget request ng OVP, mga triple po yan ng pinakamalaki pa yatang hiningi ng OVP during the previous administrations. Yung printing pala noon will cost 50 pesos per copy according to the Office of the Vice President. Kaya nag-allocate ng 10 million. Well, ang punto lang kasi, textbook ba yan? Approved ba ng DepEd? Nako, kung pag-usapan natin yung textbook problem ng DepEd yung nakaraang dalawang taon, ang daming problema, di ba? So bakit inuna ang isang personally authored, kung siya ang sumulat niyan, personally authored na libro? 10 million, maliit kung sa textbooks kabuang budget ng DepEd, pero hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. So pera pa rin na hawak ng gobyerno na dapat tanungin ng Kongreso. Nung kung alaman nun, nung book na yon all about BP Sara, may nakikita kayo na ibang intention nun? Is it parang preparation for 2028? Possible? Well, hindi ko alam kung bakit paulit-ulit siya na nagsasabi ng politicizing kahapon. Basta, para sa akin, at kaya sinabi ko sa chair at sa pagdinig niya na tungkol ito sa pera ng bayan. It's not about you. Ang sabi po, karamihan po ng comments sa social media na yung pagka nagdi-distribute sa mga eskwelahan, usually pinadadaan sa mga board, ng book board na tinatawag nila. And since siya yung dati nating kalihim sa edukasyon, tama po ba yung ganong procedure niya na meron siya nakahanda ng libro? Ito po ba isa sa mga itatanong ng Kongreso kung ito'y inaprubahan ng book board dahil po i-distribute sa mga eskwelahan. And to think na mga bata po ang magiging tatanggap nito. Kaya nga po, tama ba yung prosesong ginagawa nila ng office nila sa book na iyan? In the first place, requesting a budget item para sa isang personally authored na libro na hindi nga naman textbook. And kaugnay nung tanong nyo, pagdating dun sa bawat locality, dadaan nga ba sa local school board o kung may book board doon? Supposed to be ang libro sa mga bata ay pangunahing mandato ng DepEd dahil sa kanilang textbooks program. At lalo na kung malalaman natin sa pagdinig naman ng proposed budget ng DepEd na may underspending problem para sa textbooks ang DepEd. So, lalong nagiging ironic na sa kabila nun, dun sa kabilang department na dating hawak nila, mayroong ganitong inappropriate budget request. Ang current budget item request ay para ibigay, ipamudmod yung mga kopya ng isang kaibigan dun sa isang milyong mga bata. At siya pa yung nagbanggit na yung mga batang yon ay may magulang, yung mga magulang yon ay boboto. Wala naman akong, hindi naman ako nag-interpolate ng budget ng COMELEC, budget ng OVP, yung ini-interpolate ko kahapon sa hearing. So, bakit siya nagbabanggit ng boboto? Yan ba ay nasa mandate ng OVP? Ewan ko lang. Second question ko po. Okay. Kung halimbawa pong i-allow to ng Senado or ng Kongreso, ano po ang guarantee natin na hindi ito susundan ng iba? Kaya nga po hindi namin dapat sundan. Kaya nga po at the proper time in the period of amendments, ipopropose kong i-realign yung budget item na yon na 10 million. Last year, hindi ko rin pinalampas yung OVP budget hearing dahil itinanong namin doon yung confidential and intelligence funds. And nagbunga po ito hanggang sa plenaryo ng Senate version. At salamat naman na carry hanggang sa BICAM at hanggang sa pinirmahang General Appropriations Act
ng presidente para sa taong ito, 2024. Kaya gratifying na ngayon sa OVP budget request, walang confidential and intelligence fund. So, palagay ko tagumpay ito sa pag-exercise ng Kongreso ng power of the purse. So, yung courtesy namin ay ibinibigay namin sa yung tamang decorum. Pagkaharap namin yung mga resource persons, heads of agencies, at mga staff nila. Ang courtesy hindi naman kailangan ibig sabihin na hindi namin gagawin yung aming tungkulin. In fact, that would be discourteous doon naman sa mga mamamayan na galing sa buwis natin itong ina-appropriate naming budget. And last na, other than yung sabi natin walang CIF ang OBP, may iba ka ba po bang agency na nakita na mataas yung CIF for 2025? Dahil sa interventions namin, lalo na ng sa simula ng Senate Minority kasama ni Minority Leader Sen. Coco Pimentel, at least talagang na-shine na ng spotlight, lalo na yung confidential funds na ironically, mas maluwag pa ang pag-treat doon kesa pa sa intelligence funds sa ating budget process. So, magandang area na nabuksan namin iyan, yung debate laban sa Confi and Intel funds para sa patuloy na budget reforms sa panig namin sa Kongreso, and na ang outcome sana ay alang-alang sa mamamayan at taxpayers, mas tamang pag-appropriate at paggastos ng pera ng ating bayan. 12:04 na, so last question from Makwan and then Danielle. Habol si Danielle. Ma'am, don't you see this as early political campaigning? Kasi nandun yung mukha niya, nandun yung accomplishments, plus Well, yan ang isang napaka-fair na tanong. Na walang sagot. Maraming nagtatanong nun. Tinanong nyo yan at very fair na tanong yan. At nababasa ko po sa comments ng maraming netizens natin. At actually, kaugnay sa isang tanong kanina na bakit ngayon lang, di ba? Kung talagang magmumudmod ng libro sa mga bata, bakit ngayon lang? Bakit hindi nung 2022 or nakaraang taon? Bakit ngayon? Siguro, yung mga nagtatanong ng gano'n ay naiisip, ngayong taon ay bisperas ng isang importanteng proseso. Kaya ko sinabing, fair question at maraming nagtatanong po nun. Nagulat ba kayo? Inappropriate ba yung naging behavior o actuation ni Vice President Sara dun sa valid na tanong nyo? May kaugnayan dun sa, ang pinag-uusapan pa naman yung libro na ang title ay Isang Kaibigan. Very inappropriate talaga. Nagitla nga ako, physically napaganun ako . Kasi nagtatanong ako una ng mukhang duplication ng appropriations for programs na gustong gawin ng kanyang opisina, pero katulad, so parang duplicating yung mga kasalukuyan ng mga programa ng mga departamento. And by the way, hindi ito yung unang pagkakataon na ni-raise ko yung issue yan. Mm-hmm. So, hindi pwedeng sabihin ngayon lang. Na-raise ko na rin yan dati, no, sa NTF-LCAC na, andyan naman na yung ganito at ganyang department, gumagawa ng ganyang mga programa in partnership sa mga LGU. So, bakit hindi dun na lang sa mga departments ilagak? Same principle dito sa OVP. At least nung simula, ang sagot niya ay magbabaw daw siya sa wisdom ng Kongreso kaugnay ng budget. Bagamat may pitik siya dun sa isang department na political daw. Yung pangalawang tanong ko, hindi na siya nagbabaw down sa with wisdom of the Senate. Ang tinanong ko lang naman ay very fair din dahil may 100 million peso worth na programa, yung kanyang opisina, tungkol sa pagmumudmod ng mga 1 million bags sa mga bata sa mga hard-to-reach communities at may kasamang tree planting. At ang itinanong ko ay yung 10 million peso item within that 100 million peso program budget na magdi-distribute ng isang libro na siya ang sumulat pero gagamitin ang government funds, ang taxpayers' money para ipamudmod. So, napaka-tamang at dapat, tingin ko, dapat lamang natanong. Pero ganun ang naging sagot niya. So, ma'am, ipaparealign niya yan? I think it's a proper item for realignment. Mm-hmm. Ma'am, parang dumating pa sa punto na sinumbatan kayo ni BP Sara dun sa hiningi niyong tulong during the campaign period. So, parang nagsisisi ka ba na hiningi mo pa yung tulong before? Ano naramdaman niyo na sumbatan kayo ni BP Sara?
ang naramdaman ko ay pagkagitla na naman. Ano naman ang kinalaman ng kwento niyang iyan, na kwento na niya dati, sa tinanong kong budget questions. Dinamay pa niya yung opening ceremony ng aming Akbayan Party Congress na wala rin kinalaman sa budget ng OVP. Ako po ay isang taong marunong tumanaw ng utang na loob, lalo na sa taong bayan. Pero kung umantong ang isang administrasyon sa patayan or paglustay ng kabanang bayan, ibang usapin na yan. Anyway, sinabi ni VP Sara, hindi naman niya ako tinulungan. Mm-hmm. So, ano yung isinusumbat niya? Actually, ang alaala ko sa pagkita namin noon, kasi tuwing pupunta ako sa Davao, whether nung rep pa ako ng Akbayan sa House or ngayon nagtatrabaho sa Senado, SOP magko-courtesy call sa local chief executive. And what I remember very clearly nung 2016 pagkita namin, nagpasalamat ako sa kanya dahil sa suporta ng Davao City Government sa kampanya ng Akbayan laban sa aerial spraying at saka sa GMO. So yun yung pinaka-naalala kong usap namin, dalawang agricultural issue. So hindi ko talaga maisip paano konektado yung lumang kwento niyang yun at yung ganyang sumbat sa budget question sa kanyang opisina na hindi naman niya nasagot ng maayos. Ma'am, yung ganong panunumbat, pagpapakita ito na anong klaseng official ang ating pangalawang pangulo? Well, lahat kami. Kung paano kami magsalita at kung paano kami kumilos or kung ano yung hindi namin ginawa na dapat namin ginawa, dun yung nakikita yung pagkatao namin. Mm-hmm. Ma'am, kung ipapalipat niyo yung budget ng ibang OVP program sa parang duplicate nga po, yung sabi niyo earmark, paano po? If ever, kunwari, may humingi ng burial assistance sa OVP, pwede silang humingi sa DSWD? At ngayon, kasalukuyan humihingi na sila ng ganon sa DSWD dahil yung DSWD, yung tamang departamento na may ganoong program. Kaya magaan sa loob ng Kongreso na i-appropriate yung budget items na ganon para sa TSWD kasi meron talaga silang programang burial assistance. OVP hihingi ng budget sa DSWD kung may humingi sa OVP ng burial or medical assistance? O, parang magka-craft kami ng tamang budget language at magkakaroon ng tamang mechanism na yung na-request na budget item na to ng OVP, kung hindi man mailipat sa ibang department, pero andun sa isang fund na ire-request ng OVP sa DSWD, in this example, na pwede na gastusin para sa burial assistance. Two more na lang. Did you really ask for her help noong 2016? Para po... I can't remember if I did. And even if I did, sabi niya, hindi naman niya ako tinulungan. But importante sa akin kasi ang memory ko is visual. I remember thanking her for supporting yung dalawang agricultural advocacies namin sa Akbayan. And for sure, I went to see her kasi courtesy call ko yon sa local chief executive. Yes na po. Yung sabi nyo kahapon, hindi nyo na-appreciate yung attitude. Yes. Did you wish she was kinder? Oh, I don't need for her to be kind. Ano lang, institutional courtesy lang. Kasi gaya ng nabanggit ko kahapon sa hearing, kami sa Senate, we strive to give institutional courtesy sa mga counterparts namin sa executive. And at the very least, yun yung dapat nilang ibigay sa amin. Lalo na pumupunta sila dito para humingi ng suporta namin sa requested budget nila. Ma'am, doon sa nangyari kahapon, di ba sabi ni VP Sara, pinupoliticize, pero siya naglagay ng kulay politika doon sa pagsagot sa inyo. Hindi ko pinupoliticize yung budget hearing. Tama yung sinabi ni Chair Gray sa kanyang balance na pag-chair ng budget hearing namin, na alam niya na may mga histories kaming lahat in that room sa iba't iba sa amin. Pero proper question sa budget, yung dalawa kong tanong.